Good day mga kaming for today's vlog. Yan. Pag-usapan natin itong Starlink. Available na po siya sa Philippines. Yan. Kung para sa iyo ba itong Starlink na to, or para sa akin, or para sa ating lahat. Yan. Let's keep on watching for this video mga kaming. Let's go. Ang Starlink po ay isang satellite-based internet. At ang gumawa po nito is yung company SpaceX, ang nagmamay-ari po nito is si Elon Musk, na kilala naman natin siguro siya. Nais nilang magbigay ng high speed internet and low latency for gaming and all over the world mga kaming. At saan mang sulok ng mundo. Yan. Kapag available na sa inyo yung Starlink, ayan, kung paano ba siya i-check na kung available na ba sa inyong area or inyong country. At sa Pilipinas po is available na siya. Ayan, paano makita po natin, paano mag-check, ito po yung kanyang website. Meron po ditong residential, businesses, home, maritime, invasion, ayan, diba po? At ito na lang sample natin yung residential. Ayan, yun lang naman yung ating ano. Paano ba mag-check? Punta lang tayo dito sa service. Type mo lang yung ano, address mo dyan, or i-ano mo dito sa map. Click mo tong view ability map. Ayan, idadirect ka nya dito sa world map. Na ayan, makikita mo yan. Malaki. Mapapansin mo yung kulay ng available is blue. Ayan. Yung medyo dark blue ay waiting list. Baga, hindi pa activated. Coming soon yung kulay. Ano. Ayan. Makita mo sa Philippines, kulay blue na siya. Ibig sabihin, available na po siya. Ayan, nakalagay available now. Dito yung area ko mga kaming. Ayan. Bandang NCR tayo. Yan, dito sa Antipolo. Yan, dito ako banda sa may dito. Ayan, Baras. Yan yung ating location. Yan, makikita nyo dito. Dito sa amin, marami dito mga bundok. Yan, bundok kasi ito. Although dito kami sa tabi ng dagat. Pagdating dito sa bandang taas dito, marami ditong bundok. Yan, sa Marilaki. Kung familiar po kayo dito. Ayan. At pag dumadaan ako dyan, walang signal karamihan dyan. Or mahina yung signal. Ayan. Check natin. Type na lang yung inyong address. Ayan. O kaya yung barangay na lang. Ayan. Gym. Ayan. Barangay. Yan, ibig sabihin available siya. Kung gusto niyo mag-order, yan, click order now. Yan. Pag-click niyo, ma-redirect kayo dito. Tapos lalabas na din yung address. Yan. Ang ano nito, 200 Mbps yung maximum. Yan. 50 hanggang to 100 Mbps. Meron siyang 30 days trial. Pwede mo siyang i-testing kapag dumating sa inyo. Example, nag-order ka, 30 days mo siyang pwedeng gamitin. At kung na-satisfy ka, pwede mo siyang i-keep. Or kung hindi ka naman na-satisfy dun sa kanyang internet speed or service, pwede mo siyang ibalik sa Starlink. Yan. Si-ship siya 2 to 4 weeks sa inyong mga bahay. Ang courier niya ay DHL. Ayan. Ang price nga pala ng residential is 29,320 pesos. Ito lang yung mga kaming itong binang hardware. Yung monthly niya is 27 per month. Ayan. Yun na yung malaking katanungan dito mga kaming. At para sa iba itong Starlink, at afford mo ba siya? Yan. Ang
target customer talaga ng Starlink ay yung mga remote areas na halos yung tinatawag nating dead spot na walang signal. Depende naman sa inyo yun. Lahat naman pwede mag-avail kung available sa inyong area. Ang target talaga nilang customer ay yung mga ganun, yung mga walang signal. Example, meron kang business. Yan. Example nga lang sa malalaki siguro. Yung mga milk tea or ano dun, yung mga kapihan dun. Itong mahina yung signal or minsan wala talaga yung signal. Yun, pwede kayong mag-avail kung may isa kayong owner ng mga ganong business, yung mga need mo ng internet sa inyong mga business. Yan. Sa residential, ganun din. Kung malayo kayo sa bayan or walang signal dun sa inyong area. Yan. At maraming bundok na nakaharang yan para sa iyong Starlink. Pero kung ikaw ay isang tao na mayroong fiber connection sa inyong area, may mga linya or may mga signal, hindi siya recommended at hindi mo masusulit yung kanyang price. Yan. At ang kagandahan dito mga kaming satellite siya, kahit saan, kahit sa dagat, sa mga barko, pwede siyang magamit. At sa aeroplano, yan, hindi naman natin pwedeng gumamit ng wifi sa aeroplano. Ewan ko lang, di pa kasi ako nakasakay, alam ko hindi pwede. Ito, sa pamamagitan ng Starlink, makakagamit na tayo ng internet speed sa ating mga aeroplano. Yan, kung nakasakay tayo dyan, mga ganung case. Yan, yung mga dead spot, ayun yung mga target customer ng Starlink. At tulad ng kapag nagkaroon ng sakuna or lumindol or nag-tsunami, mga ganun. At nawala yung internet connection natin sa ating bayan. At walang internet, dito mo magagamit yung Starlink. Kasi satellite siya, base satellite. Hindi siya naka-base dun sa mga signal sa tower-tower sa ating mga bayan or lugar. Yan, yung kagandahan sa kanya, yung advantage sa kanya. Kaya mahal siya mga kami. At sulit na yung presyo niyan. Yan. At kung afford mo naman yung ganyang price, yan. Mag-avail ka na. Kumpo, yan. At tayo kasi hindi natin afford. At ginawa ko lang ng video para dun magkaroon ng mga idea yung mga gustong bumili or nagnanais bumili ng Starlink. Ayan, kung gusto niyo pumakita yung kanyang physical hardware, makikita niyo po din dito siya sa kanyang website. Ito po, may iba-iba pong hugis yan. Yung may bilog, may mga oblong, iba-iba. Depende din sa inyong i-avail. Makikita niyo yan pag nag-avail kayo dyan. Ito pakita ko na din. Dito tayo sa residential. Yan. Ito yung kanyang dish tsaka yung router. Dito yung kanyang specs. Makikita nyo din dito. Yan. At yung kanyang mga kung ilan size, kung ano bang size nung mga ano nila. Yan. Starlink base router, cable, at AC cable. Yan. Yan. Wattage naman nya is 50 to 75 wattage. Eh, makita nyo na yun dyan, i-check nyo na lang siguro. Yan, para meron kong idea mga kami. At yung chipset ng ano nila is Wi-Fi 5. Yan, technology. Dual band na din. At, ayan yung mga ano. Ito yung power input, tsaka yung Starlink input. Yan, may mga guide naman dyan. Kung paano gawin. Yan. Hanggang dito na lang siguro yung video natin mga kaming. At kung nagustuhan mo yung video natin to, and like and comment ka na dyan sa comment section kung gusto mo pang gawa natin to ng second video. Yan. At
marami pang video mga kaming. At hit mo na yung notification bell para maging updated ka kapag nag-upload ako ng mga video na gaya nito. Thank you for watching mga kaming, and God bless po sa inyo. Salamat sa panonood.